SCAPHISM ang pinakabrutal na uri ng torture. Ngunit bago tayo magsimula ay nais ko lamang i-shout out ang ating kamisteryo na si Sir Christopher Bautista. Siya po kasi yung nag-udyok sa akin na gumawa ng video tungkol sa SCAPHISM. Mabuhay po kayo, kamisteryo! So ano nga ba ang SCAPHISM? Ang SCAPHISM ay isang uri ng pagpapahirap at pagpataw ng kamatayan ng Persian Empire. Isang uri ito ng parusa na iginagawad kadalasan sa mga taong nakagagawa ng matinding kasalanan sa Persian Empire. Kadalasang tinatawag itong boats. Ang taong parurusahan ito ay ilalagay sa dalawang bangka na magkapatong. Bubutasan ito para ang kanyang ulo, mga kamay at paa ay nakalabas sa bangka. Pagkatapos ay ipapako ito para kahit anong klaseng pagpupumiglas ang gawin ng biktima ay hindi ito makawala. Tapos ay sapilitang pakakainin ito ng pulot at gatas. Pagkatapos ay papahiran ng mga ito ang mukha, kamay at paa ng biktima at hahayaan ito sa arawan habang kinakain ang iba't ibang insekto hanggang sa ang biktima ay mamatay. Kumbaga, parang killing me softly. Dahil ramdam na ramdam mo na unti-unti kang umuubos ng iba't ibang uri ng insekto. Napaka-cruel na parusa, hindi ba mga kamisteryo? Para sa akin, ito na siguro ang pinaka-worst na paraan para mamatay dahil karaniwang tumatagal ito ng ilang linggo. Sa isang essay na naisulat ni Plutarch, isang Greek-Roman biographer na may pamagat na The Life of Anaxagoras, dito binanggit niya na may isang tao na naparusahan sa ganitong paraan. Ito ay si Mithridates. Si Mithridates ay isang batang kawal ng Persian Empire. Ganito ang kanyang kwento ayon kay Plutarch. Noong panahong namatay si King Darius II ng Persia, nag-iwan ito ng dalawang anak na lalaki. Ito ay si Anaxagoras ang panganay at siyang may karapatan sa trono, at si Cyrus ang nakababata. Sinasabing si Cyrus ay naghimagsik sa kanyang nakatatandang kapatid upang agawin ang trono. Sa isa sa kanilang laban na tinawag na The Battle of Conaxia, ayon kay Plutarch ay nakalalamang ang pangkat ng nakababatang si Cyrus na halos panalo na ito. Habang sakay si Cyrus sa kanyang kabayo at papalapit na kay King Artaxerxes, bigla na lamang may bumato ng sibat kay Cyrus at tinamaan ito malapit sa mata. Bumagsak siya sa kanyang kabayo at namatay. Alam niyo ba kung sino ang bumato ng sibat na ito? Siya ay walang iba kung hindi si Mithridates. Dahil dito ay binigyan ng pabuya si Mithridates ni Haring Artaxerxes. Ngunit pinagbilinan siya nito na kanilang palalabasin na si Haring Artaxerxes ang siyang nakapatay kay Cyrus. Pagkatapos nito sa isang salo-salo ay naimbitahan si Mithridates. Sa kalasingan ni Mithridates ay ipinagyabang niya na siya ang totoong nakapatay sa nakababatang si Cyrus at hindi si Haring Artaxerxes. Ang lahat ng nakarinig nito ay yumukod sa harapan ni Mithridates sapagkat alam na nila ang sasapitin niya. Sa sobrang galit ng hari ay iginawad nito ang parusang the boats sa madaldal at kaawa-awang binata. Sa isang swamp ay inilagay si Mithridates sa pagitan ng dalawang bangka at sapilitang pinakain ng hani at gatas araw-araw hanggang sa ito ay magka-diarrhea. Binalot nila ang kanyang mukha ng honey para makaakit ng insekto. Sa kanyang sariling dumi ay pinagpipiestahan din ito ng iba't ibang uri ng peste na ito ay pumasok sa loob ng kanyang katawan. Umabot ng 17 days bago tuluyang namatay si Mithridates. Nang kanilang buksan ang takip ng bangka ay tumambad sa kanila ang mga hayop na patuloy na kumakain sa laman loob ni Mithridates. Sa ganitong paraang napakasakit at napakahabang paghihirap, namatay ang kaawa-awang si Mithridates.